ginawa ko po ang lahat na tumayo na po sa banal na presensya ng ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay magtaas ng dalawang kamay at tayo pong lahat ay umuko at umihit. At muli sa araw na ito, muli nating pakanasayan ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalihin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo T. Carillo. Right.
And Father, we pray, Father God, that you will penetrate, Father God, your words into our hearts. At tunay nga po, Ama, ang mga salita mo ay babago sa aming buhay at maghahatid sa amin sa blessings at promotions. Mga blessings at promotions, Father God, na hindi pa namin na nakikita sa tanang buhay namin. Higit pa sa aming mga panalangin at higit pa sa aming mga hinahangin. Panginoon, maraming pong salamat. Ngayon pa lamang gusto ka namin pasalamatan sa kaligtasan, sa kagalingan, yung wala, pagpapala, sa lahat po ng mga magandang bagay na gagawin nyo, mga kasagutan sa aming mga panalangin. Pagkatapos naming makinig, pagkatapos naming manood, pagkatapos ng aming pagdalo, dakilang bagay po ang gagawin nyo po sa aming mga buhay. Kaya ngayon pa lamang, Holy God, to receive all the praises. Yan lamang po ay para sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus Christ, and everybody says, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sa oras na ito ay mababasa natin sa Joshua chapter 3 verse 5. Alam mo ninyo, kagabi ay binigay ito ng Lord sa akin itong mensaheng ito. Actually, malayo pa ang Sunday, meron na akong mensahe para sa Sunday service. At pagdating ng malapit na ang Sunday, nire-refine ko na lang yan, lalong-lalo na pagdating ng Sunday. Pero kagabi, ito po'y binigay sa akin ng Lord at ito yung pinapaturo ng Lord. Amen po ba? Hindi po ba tayo? Glory to God. At mga minamahal, parang masabi natin, ang Diyos ba ay namungusap o nakakapasalita o nagpapahayag pa ang Diyos sa atin? Opo. Sa magitan po ng ating espiritu, ang Diyos po espiritu at nangungusap po siya sa ating mga espiritu. Tama po ba? Yan. Pangalawa po, ang Diyos po ay kumakausap sa ating mga konsensya. Meron po tayong konsensya. Sino po ang walang konsensya rito? Taas ang kamay. So ang ating konsensya, kinakausap tayo ng Diyos dyan. Amin po ba? At ang Diyos po ay kumakausap po sa atin sa kanyang mga nilingha. No? At ang Diyos mo'y kumakausap sa atin sa amagitan ng banal na kasulatan. Amin po ba? At ang Diyos po ay marami kaparaanan. The Lord has so many ways, no, to reveal His will para sa ating lahat. Amen. At sa oras na ito ay napakaganda ng mensahe ng Lord. At pakinggan mo natin itong maigim, maging lahat ng mga nakikilig at nanonood sa kanilang radio, sa kanilang mga TV, sa kanilang mga DVD player. No, o sa amagitan ng internet, no, ng Facebook o ng YouTube o anumang kaparaanan. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. At ang mensahe ng Diyos ay nagmula rin sa Joshua chapter 3 verse 5. Consecrate yourself now, for God, for tomorrow, God will do amazing things on you. Makabasahin niyo nga po ng malakas. Sige po. Para hindi kayo antokin, basahin niyo ng malakas. Ay, ayun na yung malakas na salita mo. Eh, talo kayo ng kapitbahay namin pag kumakanta sa video. Relax talaga ng boses. Ayun talaga ang malakas na salita ninyo. Sige nga, yung mas malakas pa nga. Ano anyo? Ano bang English na anyo? Sino ba may gawa niya? Anyo. Wala namang anyo on you or in you. Wala namang anyo. Siguro Koreano yan, may gumawa niya. Koreano, Koreano siguro. No? Koreano siguro, pero yung mga taga-Korea, talo na eh. Mabuti naman. Eh dapat na ipalabas naman sa Korea ang mga Pilipinong telenovela, no? So, puro na namin nabalabas sa Pilipinas. Sa Pilipinas, puro Korean novela. Yan. So, ang ibig sabihin ganoon ay, ano ba ibig sabihin ng consecrate?
Consecrate. May tao pa ho ba rito? Ano ba, ano ba ibig sabihin ng consecrate? No? Another term or another meaning ng consecrate is sanctify. Pakisabi sanctify. Ano ba ibig sabihin ng sanctify? No? Medyo madalim-dalim pa rin, no? Now, makikita natin sa aklat ng First Peter. Tingnan natin sa First Peter. No? Chapter 1, verse 14 hanggang 15. No? As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Bilang mga masunurin anak, huwag na kayong makiayon sa masasamang hangarin na inyong ikinabuhay noon bunga ng kawalang kaalaman. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Kung paano ang Diyos na tumawag sa inyo, Siya na tumawag sa inyo, ang Diyos na tumawag sa inyo, ay banal, magpakabanal kayo sa lahat ng Kanyang ginagawa. For it is written, be holy because I am holy. Nakikinig pa ho ba tayo? So ganito yung paggawa ng outline, no? Yung text natin, Joshua 3:5. Amen. No? Tapos yung ating pinag-aasa at pinagdidiinan ng palalim, yung salitang consecrate. So Roman numeral number 1, ipakita nga natin yung Roman numeral number 1. Pakita natin yung Roman, ano ba yun? Yung consecrate means yung Roman numeral. Yan. Okay lang yan. Sanay na tayo riyan. Hindi pa ba tayo masasanay? Matagal na tayong sanay sa ganyan. Tayo na lang po natin. Hintayin na lang natin. Sige, maghihintay kami kahit na hanggang kay ilang oras yan. Roman numeral number 1 yan, hindi number 1. Roman numeral number 1. Alam niyo sabihin ng Roman numeral? Pag-usap tayo. Okay, matakot sa akin. Gandang lalaki ko, natatakot kayo. Pag lumalabas ka ako niyan, maraming nagpapa-autograph sa akin. Tinatakbuhan ko nga eh. Na napunta ka ako ng galeriya. Tapos nagpapa-autograph sila isang bilbi. Nung nakita nila ako, inuwanan sa bilbi sa akin naman nagpapapirma. Sabi ko, hindi ako artista, sorry. Yeah. Arabic, pakisabi, Arabic numeral. Ano yung Arabic, an Arabic numeral? Kausapin mo katabi mo, ano yung Arabic numeral? Ano ba yung Roman numeral? Yung Arabic, 1, 2, 3, 4, yung ginagamit natin, tama? Ay yung Roman numeral, 1, 2, 3. O paano yung 4, Roman numeral number 4? 1, parang I at saka V, o yun. So, Roman numeral number 1, consecrate means. Oh. So, ibig sabihin, ano ang kasunod ng Roman numeral number 1? Ano kasunod? Ano kasunod niyan? Letter A ba ang kasunod niyan? Mali! Ano ang kasunod ng Roman numeral number 1? Roman numeral number 2. Ano ang kasunod ng A? B. Ano ang kasunod ng K? Galing manghula. Absent kasi ng absent eh. Nag-aaral eh. Kasunod ng K? Ha? Z? Mas magaling. Kasunod ng K? L. Oh, ano ang sunod ngayon? Arabic numeral number 1. Ano ang sunod sa Arabic numeral number 1? 2. Arabic numeral number 2. Iba yung Roman numeral number 1. Ang kasunod niyan, Roman numeral number 2. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Tama po ba yun? Amen. So, consecrate means, no, sabi consecrate, ipakita natin yung ating text. Pakita natin yung ating text. Consecrate, ayun yan yung title natin. Consecrate yourself now, for tomorrow the Lord will do, for tomorrow the Lord or God will do amazing things in you or on you. Ano ba tama? On you? On you. On you. Bago mag-unsyo, anong buwan? Mayo.
Mayo. Okay, so yung Joshua 3:5. Join. Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Yun yung word na consecrate. Sabi ganun, i-consecrate ninyo ang inyong mga sarili sapagkat kinabukasan, gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa inyo, sa inyong kalagitnaan, sa inyo, sa iyo. Nakikinig pa po ba tayo? So ano ibig sabihin ng consecrate? Consecrate means, nakikinig pa po ba tayo? Yan. Consecrate means, yan. Letter A. Letter A. Consecrate means, ayun, sabi ko na sa inyo. Consecrate means, letter A, repent and renounce all our sins and vices. Yan ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin ng consecrate, magbago ka na. Magsisi ka na sa lahat ng iyong mga bisyong kasalanan. Sabihin natin, magsisi ako. Ang hina ko ng mga tao rito, magsisi ako. Siya, bayaan mo siya na magsisi siya ng kanya. Pero ang pinag-uusapan dito, yung sarili natin. Magsisi ako ng, at talikuran ang lahat ng mga bisyo ko at kasalanan. So ang ibig sabihin ng consecrate is to repent and renounce all our sins and vices. Ang ibig sabihin ng consecrate, talikuran mo na ang mga bisyo mo't kasalanan. Dahil pag tinalikuran mo na ang mga bisyo mo't kasalanan, ililigtas ka ng Diyos. Pagpapalait ka ng Diyos ng sobra-sobra. Nakikinig pa po ba tayo? Anong verse ngayon yung binasa natin kanina? 1 Peter 1:14 hanggang 16. Yan. Anong sabi ng ganoon sa 1 Peter 1:14 hanggang 16? Bilang mga masusunurin na anak, huwag na kayong umayon sa inyong masasamang hangarin. Kagaya nung kayo na bumuhay pa ng walang kaalaman. Kung paanong ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, ang Diyos ay banal, magpakabanal kayo. Nakikinig po ba tayo? So ang ibig sabihin ng consecrate, it means tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. Nakikinig po ba tayo? Pag tumatalikod tayo sa ating mga kasalanan, ibig sabihin tayo ay nagpapakabanal. Ano ibig sabihin ng consecrate? Tumalikod sa mga bisyo at kasalanan. At kalapitin mo, katabi mo, ano ang mga bisyo mo at kasalanan? Natural, mahihiya yan, hindi ka sasagutin niya. Pero ang sabi ng Biblia, talikuran daw natin ang ating mga bisyo at kasalanan. At pag ginawa natin ito, gagawa ang Diyos sa atin ng mga dakila at mga mabubuting bagay. Kikinig pa ba tayo? Another verse, in the book of Ephesians chapter 4, tignan natin. Ephesians chapter 4, tignan natin yon, verse 22 hanggang 24. So, ano ang ibig sabihin nun? Okay? First Peter. Yung First Peter na yan, na? Oh, okay? Lagyan mo kaya ng number 1 yung First Peter. Arabic. Arabic numeral. Lagyan mo ng Arabic numeral number 1 yung First Peter. First Peter, lagyan mo ng Arabic numeral number 1 sa simula. Sige, Arabic numeral. Alam mo yung Arabic? Yun, ang mga ano ng Arabo. Arabic yun.
sa unang Pedro 1:14. Bago yung yan. O, nakuha din yun. Arabic ba yan? Roman numeral yan. Di yan Arabic eh. Roman numeral yan. May Roman numeral lang tayo kanina. May Roman numeral lang naman tayo. Yan ang Arabic. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakukuha ninyo? Nakikinig ba kayo? Alam niyo yung pag-outline na yan, hindi lang para hindi sa Panginoon yan, sa eskwela natututunan yan. Hindi ko natutunan sa church yan, natutunan ko yan sa eskwelahan. Amen po ba? Pag, ang Roman numeral number 1, ang kasunod niya ay Roman numeral number 2. Tama. Tama po ba? So it means, ipakita mo muna yung Romans numeral number 1. Oo, para matuto kayong lahat ng pag-outline, pati yung mga preacher natin, yung mga manggagawa natin, para matuto kayo. Yes, yung mga humahawak ng cell groups. Oo, alam niyo kung bakit maraming nagpapatotoo, maraming nangangaral, hindi naintindihan pa ilit pa ulit-ulit pa ikot-ikot kasi nga walang outline. So ito yung tamang pag-outline. Nakikinig pa muna tayo. Text, theme, or text, no? Roman numeral number 1, consecrate. Yung Roman numeral number 2, wala pa. Nakikinig pa ho ba tayo? Dinidefine lang natin yung Roman numeral number 1. Amen. So, ang ibig sabihin ng consecrate, letter A, or ano yan, ano nakalagay dyan? Yan. Repent and renounce all our sins and vices. Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ng consecrate. O, nakikinig ba kayo? Ang ibig sabihin ng consecrate, talikuran mo ang lahat ng mga bisyo mo at kasalanan. O, under ng letter A, number 1. Number 1, under ng letter A. Number 1, ang ibig sabihin niyan, we must be holy. Write it down. We must be holy. Yun ang number 1. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakisabi, we must be holy. Pag sinabi mong talikuran ang mga bisyo at kasalanan, ang ibig sabihin niyan ay magpaka-banal. Ano ibig sabihin ng magpaka-banal? Ano ibig sabihin ng magpaka-banal? Talikuran ang bisyo at kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng talikuran ng bisyo at kasalanan? Magpaka-banal. Ano ang ibig sabihin ng magpaka-banal? Talikuran ang bisyo at kasalanan. Ano ibig sabihin ng talikuran ng bisyo at kasalanan? Magpakabanal. Ulit-ulit lang po yun. Mastery. Sabi nga. At yan ang mga versikulo. Pag sinabing talikuran mo ang bisyo at kasalanan, ang ibig sabihin nun ay magpakabanal. Bakit tayo dapat magpakabanal sapagkat ang Diyos natin ay banal? Number 2. Ano ang ibig sabihin ng talikuran ng mga bisyo at kasalanan? Number 2. Number 2, para sa mga naglilista. Lista-lista. Number 2. Sana yung number 2? Yan. Sana yung number 2? Yan. Number 2. Number 2? Number 2, ano ba yung, ano ba sunod ng number 1? May must be holy? Sandali. Ano kasunod ng number 1? Ano kasunod ng number 1? Anong number 1 yan? Yan. Tanggalin mo to. Tanggalin mo to. Tanggalin mo to. O, dito tayo sa number 2. Yan. Anong verse ng we must be holy? Anong verse ng we must be holy? Ano ang verse ng we must be holy? 1 Peter 1:14 hanggang 16. O, number 2, ang ibig sabihin ng pagsisiya ng mga bisyo at kasalanan ay take off the old life and put on the new life. Ang ibig sabihin niya ay ito. Ephesians 4:22 hanggang 24. Lagyan mo ng verse yung we must be holy. Lagyan mo ng verse. 1 Peter 1:15 hanggang 16. Nakikinig pa ho ba tayo?
1:14 pala hanggang 16. Thank you, sir. Thank you. Dalangin ko, huwag ka munang magka-girlfriend pa. Hanggang ano, hanggang 32. Number 2, ang ibig sabihin ng repent and renounce all our sins, ano ibig sabihin ng consecrate? Repent and renounce all our sins. Tama? Anong ibig sabihin ng repent and renounce all our sins? We must be holy. Number 2, anong ibig sabihin ng repent and renounce all our sins? Take off the old life and put on the new life. Para maunawaan natin, Ephesians 4:22 hanggang 26. Masahin natin. Oh, sulat. Kaya yung mga leaders, yung mga cell group leaders, Bible study leaders, ganito ang tamang paggawa ng outline. At ganito rin ang tamang paglilista. No. At kahit saan kayo magpunta, listen very carefully. Iyan ay hindi ko natutunan sa simbahan o sa iglesia, yan ay natutunan ko sa eskwelahan. Pag kayo rin ay nag-i-speech, nagsasalita, at kung meron kayong kinakailangan tingnan, tinitingnan nyo dapat yung mga outline ninyo. Nakikinig pa ba tayo? Ephesians 4:22 hanggang 24. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and put on the new self, created to be like God in true righteousness and the holiness. Nakikinig po ba tayo? So balikan natin yung number 2 natin. Number 1, be holy. Number 2, balikan natin. Yan. Take off the old life and put on the new life. Nakikinig po ba tayo? Last Friday, first time kong narinig yun eh. Hindi ko alam, nasa office ako, pero tingin ko si Pastor Rocio ng Pampanga. Sabi niya, dati ako nagmamariwana. Sino pa yung nakaalala nung umatend ng Friday, yung bisyo? Anong bisyo pang binanggit niya? Ha? Sa, mahilig sa disco. First time kong narinig yun, yung patotoo niya. Kasi hindi naman siya, kasama natin siya sa Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya lang ang church nila ay nasa Pampanga. Sa San Luis, Pampanga, under the Kingdom of Jesus Fellowship. Madalang natin silang makasama rito. Nakakasama lang pag mga training, meeting, discipleship, at anniversary. O ako nagpupunta ron, nakakasama ko sila. Pero last Friday, nandito sila para sa ating gawain, para sa ating meeting, para sa ating discipleship training. Narinig ko na siya yung nagpatotoo, yun pala ang dati niyang buhay. No? Siya ay nabubuhay sa bisyo at kasalanan. Nakikinig ko po ba tayo? Ngayon, ang sinabi niya, ngayon, siya ay naborn again na binago siya na siya ng Diyos, hindi na niya nagagawa yung mga bagay na iyon. Taas dito ang kamay ng mga born again Christian, taas ang kamay. Yung mga nagbalik loob sa Diyos, pag may babae, taas mo. Parang hiyang-hiya. Taas mo. Toto mo. Taas mo. Ayaw mong maamoy ng katabi mo. Ayaw mong maamoy. Sige, ma-islay niya. Ano yan? Binaba na ka agad, tamad na tamad. Taas mo! Ganyan. Okay. Ang ibig sababihin ng born again, pakibaba na po, maraming salamat. Ang ibig sababihin ng born again, sila yung mga dating makasalanan, nagsisina ng kasalanan at nagbalik loob na sa Diyos. Tama. 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 Para maunawaan natin, ipaliwanag ko, sila yung mga bagong paligo at nagsuot na ng bagong damit. Pag ikaw ay hindi pa naliligo, ang damit mo mabaho, madumi. Tama? Ang may pawis, tama. Huhubarin mo yan at ikaw ay maliligo na. At magsusuot ka ng panibagong damit na malinis. Susuotin mo ba ang maruming damit mo pa? Susuotin mo pa ba ang maruming mong damit? Not anymore. No. Pag sinuot mo yung luma mong damit, anong tawag sa'yo? Number 1, wala kang ibang damit, yun lang. Number 2, paborito mo yun. Kahit marumi na, susuotin mo pa rin. Number 3, wala ka sa tamang pag-iisip. Sapagat yung maruming damit, maruming, maduming damit, maruming damit, hinubad mo na, sinuot mo pang muli.
Iyon ang sinasabi ng Ephesians 4. O tingin kayo sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Ephesians 4:22 hanggang 24. Nakikinig ba kayo? Dito ang tingin sa akin. Maikli lang ito kasi pag hindi kitingin ito, ahaba pa ito eh. Ito ang ibig sabihin niya. Nagsisi ka na ng iyong kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako. Nagbabalik ng loob na po ako sa iyo. Ngayon, nag-pray ka na niya. Ang ibig sabihin ng Ephesians 4:22 hanggang 24, yamang nagsisi ka na, huwag mo nang balikan pa ang dati mong kasalanan. Yun ang ibig sabihin. Papasok ng simbahan, bago pumasok ng simbahan, naninigarilyo. Papasok ng simbahan, aapakan yung sigarilyo. Paglabas ng simbahan, inchitit-chitit uli ng sigarilyo. May pagbabago bang nangyari? Wala. Nag-chismis. Pasok ng simbahan, ang bait, tahimik. Opo, siya nga po. Siya nawa. Amen. Paglabas ng simbahan, bunga nga rito, bunga nga rito, chismis dito, chismis doon. May pagbabago ba? Wala. Bago pumasok ng simbahan, nangungudigo. Pag pumasok ng simbahan, hindi na po ako mangungudigo. Mag-aaral na po ako ng gusto. Paglabas ng simbahan, nangungudigo na naman. May pagbabago ba? Wala. Babaero! Bago pumasok ng simbahan, babaero. Nung pumasok na ng simbahan, ang bait-bait na. Hindi na po ako babaero. Lalo hindi na rin ako lalakero. Dahil maraming lalaki hindi babaero, lalakero eh. Oh. Panginoon, nasisisi na po ako. Hindi na po ako kasama sa my husband's lover. Paglabas ng simbahan, palingan naman sa kasalanan. May pagpapalabas.